With all my heart, I mean every word.
Ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at magsasama sila ng kaniyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Sa araw na ito'y ating sinasaksihan ang pagtataling puso ni na Roldan at Kimberly kalinsabay nang kahapon lamang ay parang kayo ay mga sumabay din sa kasalang bayan ni na Anton at ni Andeng na ho, parang mas lalong na in love itong dalawa habang pinapanood ang palitan ng kanilang pangako ng pag-ibig. Sa inyong dalawa, Roldan at Kimberly, panindigan natin ang isang katotohanan na yun ang kadahilanan bakit kayo'y narito ngayon. Marami ngayon sa mga kabataan umiiwas sa salitang commitment kahit sa mga mag-asawa, sabi nila, o sa mga merong relasyon. Hanggat maaari, magkasama lang sila, magkasundo lang sila, pero basta walang commitment. Sa inyong dalawa, Roldan at Kimberly na ngayon ay humaharap sa altar, kayong dalawa ay humaharap sa Diyos. Napakahalaga ng salitang iyon, commitment. Yung kusang pagbibigay ng sarili, ng buong buhay para sa iyong minamahal. Yun yung walang anumang balakid at hadlang na maaari makapigil para ika nga ibigay ang iyong sarili. At yun ay buong buo. Kapag committed ka na, ito'y nangangailangan ng isang napakalaking sakripisyo. Kaya siguro yung iba, aayaw ng may commitment. Gusto'y basta magsama na lang. Masaya na tayo nun, no? Ayaw ko ng committed, no? Ayun. Hindi tama yun. Kayo ngayon ay nasa harap lang ng altar. Kayo ngayon ay nasa harap ng Diyos at inyong tinatanggap at inyong pinaninindigan na kaya kayo'y gustong magpakasal ay naniniwala kayo sa salitang commitment. Dahil ang unang nakipagtagpo sa atin, ang unang nagbigay ng sarili sa atin ay walang iba kundi ang Diyos mismo nang ialay niya ang kanyang sarili, nang ibigay niya ang kanyang sariling anak dahil sa malaking pagmamahal sa ating lahat. Nagawang ialay hanggang kamatayan ang buhay ni Jesus. Tandaan mo, Roldan, Kimberly, yung pag-ibig na yon na ipinakita sa atin ng Diyos,
buong-buong pagbibigay ng kanyang sarili sa atin. Para lang tayo'y iangat. Tayong lahat ng mga nalugmok ay para lang tayo'y muling ibangon. Para lang tayo'y muling dalhin sa kanyang kaharian. Ginawa niya ang lahat. Pinadala ang anak hanggang kamatayan dahil sa pagmamahal. That is commitment. Roldan and Kimberly, no? Ganong kataas yung diwa ng pag-ibig. Yun yung huwaran ninyo para mapatunayan yung kay nagmamahala. Lagi ninyong titingnan ang krus ni Kristo. Ayan, ang laki-laki sa altar. Magpa-picture kayo dyan mamaya. Ah, gusto ko, background din yung dalawa. Malaking-malaking background nyo, krus. Ah, katunayan na kaya kayo nagpapakasal ay handa nyo ring ialay ang buhay ninyo sa isa't isa. Commitment would mean, yan, ito, babaybay na tayo ng mga kaunting detalye. Commitment saan? Sa pagmamahal. No? Love. Pag-ibig. Hindi ka naman makikipag-commit dahil meron ka lang negosyo. Hindi ka makipag-commit dahil lang siya ay maganda. Hindi lang makipag-commit dahil ikaw ay pogi ngayon. No? Paano pag pumangit ka na at naging kalbo ka na? Tapos na yung commitment. Wala. Ang pagmamahal ay walang anumang kondisyon. Di ba? You're committed to love for whatever circumstances, whatever defects you may discover after this married life, if you're committed to love, that is eternity. Panghabang buhay yan, inyong sasabihin ngayon. Tandaan yan, panghabang buhay yan. Okay? At mahiyahiya kayo sa Diyos na naging tao, na ginawa pa ang lahat, nagpaka-baba pa ang katulad natin para lang ipakita sa atin kung anong tunay na pagmamahal. Hindi pwedeng basta lalapastanganin natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin kung paanong ipinakita ang paanong tunay na magmahal. And when you say, ngayon sa araw na ito'y ibinibigay ko sa iyo ang aking sarili, ngayon sa araw na ito'y ipinapahayag kung ikaw ay aking minamahal. Claim it. Make it true. Gawin mong totoo. Hindi palabas. Hindi pang telenovela. Ha? Hindi pang Jollibee o McDonald's na love story. Ha? Isang kasaysayan ng pag-ibig na nagmula sa pag-ibig ng Diyos. Your commitment to love. Pangalawa, kasunod nito, your commitment to fidelity. Ano ibig sabihin ng fidelity? Katapatan, di ba? Ang mag-asawa ay mas mapapatunayan ang inyong pagmamahal sa inyong pagiging tapat sa bawat sandali ng inyong buhay. Hindi lang ngayong isang taong ito, hindi lang sa pagsapit ng 5 taon na inyong anniversary, hindi lang sa pagsabi na 10 taon na kayo ay may mga anak na. Buong buhay, ang katapatan ng mag-asawa ay nais patunayan hanggang sa nalalabing hininga. No, meron tayong mga napapanood na mga pelikula, no? Hanggang sa huling sandali na nandun na sa nakaratay na sa kama at hinihintay na lang ang kanyang kamatayan, ay naroon pa rin ang kanyang asawang buong katapatang naghihintay na nga kung hindi kita iiwan. No? Ano ba inyong team song? Meron ba? Meron naman siguro, ano ha? Alalahanin niyo kung ang mga nilalaman ng inyong team song at naniniwala ako kung ano man yung team song na yan ay naroon yan, napapaloob yung pangako ninyo sa isa't isa, napapaloob yung inyong pagiging tapat sa isa't isa. Pagiging katapatan, Roldan, simula sa araw na ito, tandaan mo, hindi ka na binata. At Kimberly, mula sa araw na itong ikaw ay nakikipag-commit kay Roldan. Babawasan ang barkada. Iiwasan at babawasan ang mga pagtatambay kasi meron ka ng asawa.
Hindi katulad na tayo mga dalaga at binatang, lahat ay kung saan-saan papaling-paling. Meron na kayong direksyon ng buhay na tinutungo magkasama. No? At sa bawat pagkilos ninyo, maging sa inyong hanap buhay, sa inyong mga ginagalawan, laging iisipin. Narito ang patunay. Ako'y may singsing. Huwag mong alisin yan. Ha? Ayan. Katunayan, ikaw ay nakatali sa iyong asawa, na ikaw ay sumumpa at ito'y panghabang buhay na sumpa ng katapatan. At yung katapatan, mahirap dahil malaking sakripisyo yan. No? Pero tandaan nyo, ang Diyos ang unang nagsakripisyo para sa atin. Sumusunod lang tayo. Pangatlo, ang commitment na yan ay commitment to service. No? Family life is a community life. And a community life is service. No? Paglilingkod. Kaya ikaw, Roldan, Kimberly, paglingkuran mo ang asawa mo. Kimberly, ganun din. Mutual aid, mutual help of one another. Kaya mamaya, makikita nyo, habang ibinibigay mo yung aras, mga pinagsama-samang 25 o baka naman 5 piso ang laman, no? Pinagsama-samang barya. Simbolo lang yan. Sagisag ng kayamanang inyong pinagtutulungan na sinasabi mo, ikaw ay magiging katuwang ko habang buhay. Alang-alang sa iyong kapakinabangan sa iyong buhay. No? Yun. At sasabihin naman ni Kimberly, tinatanggap ko ito. There is a mutual understanding that you will serve to one another and most especially, kapag dumating na ang anak sa inyo, doon nyo mas lalong patutunayan ang inyong paglilingkod sa isa't isa. Hindi nawawala sa mga mag-asawa yung diwa ng paglilingkod. No? Kaya mga kapatid, samahan po natin, tulungan po natin, ipagdasal po natin si Roldan at si Kimberly na sa araw na ito, handa silang mag-commit ng kanilang sarili, magkaloob ng kanilang sariling buong buo sa isa't isa. Hindi po nila magagampanan yan ng sila lamang. Kaya kayo kumuha ng mga ninong at ninang ay para inyong makatuwang, inyong matularan, inyong maging sandalan sa sandali na kayo ay nahihirapan o kaya naman ay parang naguguluhan. Takbuhan nyo sila. Hindi kayo tatakbong palayo, tatakbong palapit. Ha? Lapitan, sila'y maaasahan. Kaya kayo po ay mga ninong at ninang, narito kayo, nangangako rin po kayo na hindi lang sa araw na ito lang kasal, kayo ay humaharap sa kanila, kundi sa kanilang paglago sa buhay, sa kanilang pagtataguyod na kanilang pagsasama. Sana po ipakita ninyo ang inyong commitment. You are also committed to be partners in the life of the new couple, Roldan and Kimberly. Ang simbahan ay nananalangin para sa inyong dalawa, para kayo ay matagumpay. Gantihan din nyo ang panalangin na ito ng simbahan, maging tapat din kayo sa tungkulin sa Diyos. Kayo lagi magsisimba, ha? Paglinggo, titibay ang inyong pagsasama kung hindi nyo kinakalimutan ang Panginoon. Lalo kayong pagpapalain kung kayo magiging tapat sa inyong tungkulin. Huwag kalilimutan, mayroong Diyos nagagabay at ang sentro ng ating buhay. Binabati ko kayong dalawa sa araw na ito at panalangin ko ay magtagumpay kayo sa inyong pagsasama. Sasagawa na po natin ang kasal. Tatayo kayong dalawa, Kimberly and Roldan, mga magulang, ninong at ninang, mari kayong lumapit. Mga minamahal na Dandi at Kim sa Binyag at Kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon naman ay kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito
at tumihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman po, mga kapatid na natitipon dito ngayon, lalo tigit kayong mga ninong at mga ninang, kayo pong lahat ay manalangin para kina Dandy at Kim. At sila po ay bukas palad ninyong tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Ngayon, hinihiling ko sa inyong dalawa ay pahayag ninyo ng buong katapatan ang inyong damdamin sa isa't isa. Dandy, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Kim na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kim, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Dandy na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo bang dalawa ay nakahandang gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aalagaan ang mga supling na ipagkakalob sa inyo ng pong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mga mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Dandy at Kim sa harap ng Diyos at ng kaniyang sambayanan. Ngayon, pagdaupin ninyo ang inyong mga kanang kamay at ipahayag ninyo ngayon ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Kim, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Dandy na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kaniyang may bahay? Opo. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo. Yan. Ikaw naman, Dandy. Sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Kim na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ngayon kayong dalawa ay manalangin. Sabay kayo. Pagkasahan niyo ito. Ama namin, kami po ay inyong loobin. Magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, tapos na. Mga nanay, tatay, pwede na akong maupo. Ninong at ninang, pwede na akong bumalik sa upuan. Salamat po. Babasbasan natin ngayon ang inyong mga aras at mga singsing. Ama naming maawain, basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Dandy at Kim. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Dandy at Kim,
maging dapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kim, kailanman ay di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dandi, kailanman hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kim, kailan may hindi kita pababayaan, inilalaga ko sa iyo ang mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagtalinga sa kapanganan mo at ng ating magiging mga anak sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dandi, tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Palakpakan muna natin po ang mga bagong kasal. Ngayon po tayong lahat ay tatayo para... Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming mga handog para sa pag-iisang dibdib ni Dandi at Kim. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan ang iyong pinagsamang di na mapaghihiwalay upang sa pagdami ng mga anak sa iyong sambayanan ay maidangal ang pagtatalik ng mga ikinasal.
ikaw ang lumikha sa sansinukob at ikaw rin ang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob upang sa pagdami ng mga tao ay iyong ikalugod na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayanang kinukupkop sa pamamagitan ni Kristo na sa tanay tumubos. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Pablo, unang ermitanyo, at ng lahat ng mga banal, nalamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Taglay ang ating pagtitiwala sa walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos. Tulog natin sa kanya ating mga kahilingan, lalo tigit sa katatagumpay ng pagsasama ni Naroldan at Kimberly. Sabay-sabay po nating awitin ang Ama namin.
layunin sa lupaing ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pamumuhay na mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarap at ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang ipinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman niling naming sina Roldan at Kimberly ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maaasahang kaanib ng iyong angkan. Para pati mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Kimberly upang bilang asawa ni Roldan at bilang ina ng magiging anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayun din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Roldan upang kanyang magampan ng marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Kimberly at amang maaasahan na kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo po sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Batiin po ninyo ang bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan sa inyo lahat. Reach down inside. The love you
There were no words, no way to speak. I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. Simula po sa oras kanina, official na po na siya lang po ang aking mamahalin. Maraming salamat po sa pagdating ninyo. At sa oras na yun, bigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, here's my bride, Mrs. Timberly Montero Macalindro. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga sa buhay ko, ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito of love. Harap ka sa iyong kabiyak. Harap ka rin sa iyong kabiyak. Please tell me pa, kahalingan po tayo. Ikikis mo, ayun po, bahala na kayo kung sinong gusto mo, ikikis. 3 seconds lang ha, 3 seconds lang. 3 seconds lang. Pasensya na po, bahagi ito ng celebration. Ladies and gentlemen, the expression of love as we commence this wonderful union of love and celebration. 1, 2, 3.
Sandali, sandali. Isip ko dito, gitna, gitna. Yan, gitna. Kiss ko, ay, kikiss ko. One, two, go! Teka lang, sandali. Hindi po siya noon. Ay, halik-loob po yun eh. Doon po sa ano, ganre, tuka ang tuka. Ganre, ganre. Ganre. Ay, hindi ko alam eh, bababaro eh. One, two, kiss. Go! Three, two, two and a half! Two and one fourth! Two and one eighth! Two and one sixteenth! 132! 164! 128! 256! 512! Palakpakan natin ang mag-isahan. Ito naman, kinikinig. Talagang tais ang uso eh. Kilit na kilit. Tayo mong mga anak, kapag nakakuha ng kapareha sa buhay, normal, iiwanan natin ang ating pamilya. Gagawa ng sariling kwento. Tayo mga anak, pag gumawa ng sariling kwento, tayo nakakalimot sa magulang. Subalit ang magulang kahit kailan, hindi kayo malilimutan. Ito ay dugo ng kanilang dugo na mga kanilang. Nakapagpasalamat ka na ba sa mommy at daddy mo sa lifetime? Yung mga simpleng regalo na ipagpasalamat mo yun, pero yung buhay mo, lanong siyang nagbuwan sa sinapupulan hanggang sa ngayon, hindi mo pa yun na ipagpasalamat. Humingi ka na rin ba ng sorry sa maliliit na bagay na ginawa sa kanila? Malamang hindi kasi alam mo, atawarin ka. And in your most special day, sa harap ng mga mahal buhay, nasabi mo na bang mahal sila? Ba? Ladies and gentlemen, it is time to hear the peace of the groom to his loving mom and dad. Harap ka sa mami at daddy mo. Nay, tay, salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin mula pagkabata. Hindi ko man masabi ng normal. Araw-araw, pag nagkakamali ako, sinasabi ko talaga sa sarili ko na napakaloko ko. Yung nagagawa ko pang magkamali sa isang katulad niya na gumabay sa akin sa lahat ng oras. Maraming pong salamat at sana hindi kayo magsawa sa pagpapasensya sa akin. Kailangan ko. And ladies and gentlemen, narinig na natin ang mensahe. Idali sa kanyang mami at daddy, palakpakan naman natin. Well, it isn't over because we haven't heard the peace of the bride to her loving mom and dad. Sabi niya sa kumot na. Nagpapasalamat ako kasi nandito kayo ngayon. Kahit na... Thank you kasi kompleto tayo ngayon dito sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Tapos, sorry sa mga kasalanan ko. Yung pagiging matigas ang ulo mo. Yung dati na hindi ko kayo pinapakinggan. Pero kahit na nagkamali ako dati, nandiyan pa rin kayo para sa akin. Pero what we are actually waiting is the messages coming from your parents. Yan naman po. Panahon na para mag-sermon. Pakinggan natin ang sasabihin ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Salamat. 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 Salam
anak. Sa nga sana mga anak, maraming maraming salamat po. Kahit na po kayo wala sa Kristo, inalampan po kita na kayo sa inyo. Maraming salamat po. Parang inaabangan niyo na po talaga. Well, I guess it is now time to hear the messages of the other parents, the other brown parents of the group. Hello mga sabi natin, dahil ganito tayo, gusto ko tayo open. Tsaka, ito mo naman, ako lumalapit sa inyo para maging close tayo lahat. Kahit ano pa sabihin nila, that's life. Kaya, happy lang. Yun lang ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang iba po nilang mensahe, ipopost na lang sa Facebook. Abangan po natin. Thank you. Di na magka-Facebook ka na lang. Okay, then text mo na lang sila. Text mo na lang. Text mate mo na lang. Parang pangalan natin, the loving parents of the celebrity. Maraming salamat. Pwede na po kayong maupo. Eh, hindi. Hindi pa. Upo na po tayo. Ang mga magulang ng bagong kasama. Thank you po. Ito po yung babae. Ito po yung si Pipa. Kasi po. In other words, it takes two to tango. One cannot dance a tango alone. Ngayon, natagpuan mo na ang partner mo for life. At syempre, ang sharing of cake ay sharing ng marital partnership. Ang pinagsasaluhan, hirap, saya, dusa, at ligaya. Ladies and gentlemen, let us witness the newlyweds break bread together. Anong mayroon kulang sa isang pagmamahal? Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na lang ang hinahanap ng puso, ang siyang ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, oh. Ikaw na lang ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap. So, message ko to so, ngayon po na kayo ay iaray manginginom pinasal na. So, number one wish ko po so, manginginom eh maging masaya po kayo sa isa't isa at simula ngayon maraming pagsubok na darating. So, maging
masaya sana ito, maging simula sana ito na pagkunan niyo ng lahat para overcome lahat ng possible na problema. Ng possible na tapos maging masaya ito kayo sa isa. Narambay, kapay para sa matagapay na pagsasama ng mga isa. Cheers po para sa inyong successful journey. Successful. Joy. Yes, yes, yes. Bubos. Para sa blessing siya. Peace. Ikaw, isang rogue kiss. Sa kaula yan. Oh, yeah, yeah. Yes! Oh, that, yes! Dahan-dahan. Ibeting kamayin. Mga kaibigan, ang pag-ibig is ng pagkadalaga. Kuya, kayo na tayo. Kuya, ang makakasalo, out na. 1, 2, release! Oo, sa buka. Yung makakasalo, siya na. 1, 2, release! Ang sabi ko yung makakasalo, siya na. Hindi ko nakikinin. Ang sabi ko yung makakasalo? Ayan. Kasi hindi ka nakikinig yun. May cellphone pa dyan? Alisin mo yan, mayayak-yak yan. Pero alam ko mag-e-enjoy ka rito. Dito ba? Eto po ka. Ladies, this is your girl. Ilang taon ka naman? Senior Majority. Pinapawisan ka. Painit. Eh, ikaw ba naman init-init? Nakalong-skip ka. Taon naman! Ano? Akbay! Tingnan ba parang inaayos mo ah? Pichon! Kaya ay niiilag mo! Ayaw mong masagi si Junjo! Nagbabasa ka ng love eh. Sabi na ayoko. Anong ibig ko sabihin na ala? Last! Parang wala ka may buhay kumakalo. Akbay! Picture! Okay, sabi ko na kinikilig ka eh. Ikaw talaga ang nakalaan. Ano pangalan mo? Cheryl, ikaw? Diyan, is the program of love and celebration. Oh, masana ang love eh. Sobra-sobra. Parang interesado maigi. Your first kiss, wholesome kiss. Sa balita? Ano? Anong pinag... Ah, teka na! Sundan mo ako agad! Tinatanong mo kung anong plano eh! Ayaw yan ha! Ayaw! 1, 2, go! Ang haba ng nosa! You go! Last kiss! Last na? Ikaw naman? Okay, go! Ah, ano ba? Sobra! Sa baba. Sa ibabaw ng baba. Ang saya! Oh, kuya ha? Nag-enjoy ka ba? Ito, juicy ka ba? Ang ganda-ganda kaya nito.
Sabi ni Joe, di kuya, nag-enjoy ka ba? Hindi. Nagbuting, ulas namin ulit! Sobra! One, two, sa ibabaw ng bata. O ihain mo na. Baba. Yan! Naka-off! Usun naman ha! One, two, go! Inaamoy. Ah, hindi ba namas? O pa na ulit? Kuning, salamat. Tagalang. Shhh, kuya. Shhh. Ano, parang may sakit ka naman. Ibig sabihin, itataas mo ka. Sumimangot! Dali! Itataas mo ulit! Ay, hihil na! Parang baka natin. Thank you. Ito na. Dali ka na. Salamat. So, good afternoon po, Tol. So, maraming salamat po sa pakikisama nyo sa saya sa program na ginagawa natin po. MC. So, sana nag-enjoy ang lahat at mag-enjoy pa sa mga susunod. Maraming salamat. Salamat dun sa mga nakapunta dito. Yung mga taga-Queso, yung mga kaklasik ko, yung mga pamilya ko, mga katrabaho ni Dandy. Yung mga kapamilya ko po, yung mga ninong, ninang, salamat po. At saka po dun sa mga tulungan dun sa Quezon para magawa ng handaan para ngayon. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga tumulong. Salamat po. Roldan, or Dandy, and Kim, tandaan natin. The ingredient of a successful relationship po ng love. Yung magtatrabaho ka, hihigitin mong oras pa uwi ng hapon dahil kilig na kilig ka na at hindi mo na maintay na makita siya ulit. Yun yung love. You keep the love burning. Pangalawa, trust. Ang masaklap nito, trust ay may kakambag. Trust comes along with respect. Tao kasi yung ating pinakasalan. May damdamin niya. At ang importante, put God as the center of your relationship and you will never go back. Ladies and gentlemen, as a fitting covenant, the groom may French kiss the wife. French kiss. Don Re, hindi ka marunong? Yung gayo? Namuta! Ladies and gentlemen, the Nodewe, Mr. and Mrs. Dandy, Roldan, and Kim Macalindro. Hinawakan pa ang mukha. Palakpakan natin. Yan, okay. We are now going to enjoy the sumptuous meal. Lahat po tayo. Ang bawat panaginip ko sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap. Oh,